Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon, tanghali, umaga, gabi o saang dako man kayo naroroon, nanonood. Alhamdulillah, alhamdulillah, hirabil alamin. At muli po, nagbabalik ang inyong Octizanor ng Ganap sa Buhay. Sa tanghali na ito guys, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano po ito niloto ang tinola nilaga ala Sister Nor. Ako lang may gawa. This is my signature chicken na Alzaki. Hi, Alzaki. Alzaki guys is a halal. Kasi kagaya ng nabanggit ko sa inyo guys, ang halal, ang mga Muslim ay kinakailangan ang halal. Okay? At sa tanghali na ito, binisita ako ng aking best friend, Sister, lahat na nandyan. Sister Hawaii, yeah, welcome! See, followers, napapanoon nyo na sa Muslim ay apat kami. At sa Baita Plus ay apat kami. At sa Kapitbahay ay tatlo kami. So, isa siya sa hindi nakadalo no, nagpa-bottle fight tayo. Naalala nyo guys? So, siya yon. Siya yung namising doon sa mga sinasabi ko. Today, inshallah, na hinandaan ko siya. Although, hindi ito inasahan guys. Bigla na lang siya dumating sa akin. And, alhamdulillah, nakapag-prepare ka agad ako. Madalian lang. So, guys, ito yung may sutanghon, buong manok. At may mga gulay, sinabawan, ala Sister Nor, na loto. This is my signature. So, samahan nyo kami guys, kumain. Hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko tinuloto. Next time, inshallah, pangako ko yan, ipapakita ko sa inyo. Okay, tara na guys, samahan nyo kaming kumain. At siyempre, okay, mainit. Ang kanin, isang kaldero, Jod. Oh. Ayan ang isang kalderong kanin. Mainit eh. Walang panandok. Sika, ayaw mo sumama? Oh, guys, si Sika, hindi ngayon sasama kasi meron daw akong kalabdem. Nagselos siya, guys, ha? Sandali lang, ha? Iayos ko kasi hindi yata nakikita beauty ni Octinio. Ayosin lang natin, guys, ha, ng konti. Okay. Kasi bising-bisihan ng okti nyo. Oh, hala na, sige na, kain na. Tara guys, samahan nyo ako. Medyo okay ito. Alhamdulillah, hirabil alamin. At meron tayong malaking tinidor. Para pang tugsok. Sinong Bisaya dyan guys, makakarelate sa akin. So, sutanghon nito, nilagyan ko. Ang mga ingredients nito guys, matatawa kayo sa akin. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, kapag may karamdaman, doon palang mag-prefer ng mga healthy food. Pero supposedly dapat bago pa. Dito ko na ilalagay ito guys. So, hita talaga kinuha ng ukti nyo. Alhamdulillah. At saka gulay syempre. At saka sabaw. Your turn, ukti. Si Sister Nord, Jana Marciano, Sister Bats, nandito kami ni Sis Hawa. Assalamualaikum. O tara na guys, kain na tayo, bismillah. Tikman natin kung anong lasa. Oh. Sa totoo lang guys, hindi ko nababanggit sa inyo, hindi nyo natatanong. Ito yung binabalik-balikan ng mga sister ko sa akin. At saka yung aking milk tea na hindi natuloy last time. Nabanggit ko yon, hindi ko natuloy. Estelle, loto pa rin bahay ng Octave.
parang nasa Saudi ka eh. Ang lata. Mm. Pagkain ng Arabo. Binalik-balikan nila sa akin to, guys. Lito. Patay mo kumain sa ka. Gusto ko na. Mamaya pa ako. Oh, lateng, ano. Internet. Ginamit ko, guys. Baka magtaka kayo. Ito yung left hand, ito yung right hand. Parati kong sinasabi sa aking video, guys, na ang mga Muslim, katuruan ng Islam, na tayo ay dapat kumain sa kanan lamang, hindi sa kaliwa. Kaya, nagre-remind lang ako, baka meron na naman tumawag sa atin, guys. Tanungin kung bakit ako kumakain sa kaliwa. By this time, nilagyan ko ng sutanghon. Sutanghon na yan, dala ko pa. Ah, ano? Vermicelli ba yun? Vermicelli ba yun? Oh, original. Original yun. Yan yung umuwi ko galing mukaan sa buwang. Ah, vermicelli. Oh, madami mo talaga yung grano naman. Again, guys, sa lahat ng luto ko, hindi talaga nawawala yung turmeric. At saka yung tomato. At saka, ibang-iba, mga powder. Kasi sa pagkain ko talaga, guys, iniwasan ko yung mga bitsen, mga pampalasa. Ay, guys, na pampalasa, bawal. Hindi ako gumagamit. Ang ginagamit ko lang ay asin at patis. Ang patis ay gawa sa isda. Di po ba? Kung magtataka kayo, si Sister Hawa, Muslim. Muslima. Ang inyong Octi Sanor, Muslim din. Pero bakit ako nakabalot siya? Hindi. Gusto ko lang ipaliwanag ng saglit, guys, na sa Islam, hindi obligado na maglagay ng nikab. Nikab, guys, ang tawag nitong na nakabalot sa aking mukha. Pero, ang obligado sa atin ay hijab. Yung kaparis, guys, Sister Hawa, na babalutan yung ating aura. Sa kung bakit kami nakabalot ng ganito, paano ba natin? Hindi naman sabihin na mataas ang pananampalataya. Hindi naman eh. Kaukusan lang din para ito matakpan yung panunukso ng pagbibigay ng tukso kaparis ng halimbawa, lipstick, makeup, or ano pa man. Pag may ganito ka, napocover mo yun. Hindi mo yun nade-display. Kasi kapag nagkaka-makeup ka, kumbaga, nagbibigay ka ng tukso sa ibang tao. Yan yung hindi napapansin ng iba. Akala lang kasi ng iba, ay napakaganda na yung makeup, blush on, lipstick, or pero sa Islam kasi yun, guys, bawal tayo makapagbigay ng ano pa ba yung tukso or fit na kasi yung sinasabi sa Arabic sa ibang tao. Maliban na lang sa iyong maharam. Maharam ibig sabihin, asawa, kamag-anak, ganyan. Kaya isa din to, guys, sa nakakatulong kung talagang mahilig ka mag-lipstick or blush on o ano pa man, natatakpan. Although mata na lang ang nakikita, meron pa akong natatanggap na comment na hindi raw ba ako nainitan? Hindi raw ba ako nahirapan kumain? You guys na lang ang mag-judge sa akin kasi bawat kain ko o bawat video na aking ginagawa ay saksi kayo na ako ay nakanikab. Lahat. Kasi bawal ako lumabas ng hindi nakanikab. At bawal din ako makita ng mga kalalakihan na hindi ko maharam. Kaya, ano guys? Para sa akin, nagbibigay kayo ng tuwa, inspirasyon, kapag tinatanong niya ako,
Ya, ukti, hindi ba yan mahirap kumain? Hindi ba yan mainit? Kasi ang feeling ko, ang suot nyo mainit. Natutuwa po talaga ako. Ice cream, guys. Nagsirap-sirap-sirap ng ice cream. Tara, hindi ko alam kung anong ice cream yan. By the way, ang ukti nyo, kumakain na kahit na ano, alhamdulillah. Dati talaga wala yan. Zero sa akin yan. Balik tayo doon sa pinakwento ko sa inyo. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko. Kumain ka. Tapos na. Ano nga ba kwento ko yun? Ah! Daming interrupt guys, no? Nagbigay ng pitna. Nag-comment na. Tanong. Nagtanong na kung mainit ba? At mahirap kumain. Hindi ba kayo nainitan? Kung sa feeling ninyo guys, nasasaktan kami, or ako, hindi po. Ako po yung labis na natutuwa kasi napapansin nyo po na ito po yung tamang kasuotan ang nare-require sa atin ng ating tagapaglikha. Ang lumikha sa akin, sa kanya, sa iyo, at sa buong sanglibutan ay isa lamang. Nagkataon na yung iba sa atin ay nililigaw ng paniniwala. Hindi po ba? So, marami nagtatanong sa akin kung hindi mainit. Hindi po ako naiinitan kasi ang katuwiran ko guys, kung sa ganitong aking kakasuotan, kung nalulugod ang ating tagapaglikha, at ito ang dahilan na ilalagay niya tayo or ako sa paraiso, bakit nga naman hindi guys? Kung kaunti lang yung sakrapisyo mo dito sa mundo, kung ang ipabalik naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ay paraiso. O diba? Kaunting tiis lang, paraiso, forever na yun eh. O diba? Lahat tayo nakahangad ng paraiso. Di po ba guys? Tama ako? So natutuwa ako, kahapon, may banggit ko ulit, sa elevator ako, mayroong na ganito sa akin guys, oh, up and down. Pero nginitaan ko siya, sabi ni Jessica Ante, hindi ka ba na-insulto? Hindi ako na-insulto guys. Natutuwa ako na napapansin ako. Kasi, sa habang tinitingnan niyo ako, pinagmamasdan ako ninyo guys, natutuwa ako na nakapagbigay ako sa inyo ng sample. Na isi-show ko sa inyo na ito yung kagustuhan ng ating tagapaglikha. Na ganito dapat tayo na magsuot. Hindi na lang ako magbanggit mga kung ano-ano, basta masaya ako. Kung hindi nyo guys na itatanong, ako ay dating Christian. Nang dito ako sa Muslim, alhamdulillah, marami pa pala akong natuklasan na hindi ko natuklasan sa dati akong Christian. So, di ba? Masaya ako guys na kahit pa paano, atakihin nyo lang ako ng salita, wag lang ninyo akong saktan ng physical. Kasi ibang usapan yon. Pero kung salita, naitin nyo ako, matatakot kayo sa ano ko, kasuotan ko, pinagpasalamat ko yun sa Allah subhanahu wa ta'ala, guys. Bakit? Sasabihin nyo, oh, sister, o ganito, ganun, hindi. Malay mo, sa pagtakot ninyo na nakita ako, na nakanikab, na naka-muslima, naka-dress, yun pala ang dahilan, taufikan na kayo ng Allah. Taufikan meaning, ano pag Tagalog ng taufik? Magabayan kayo. Magabayan kayo na, parang gusto ko ma-interest doon sa aralin ng Islam, alamin ng Islam. Di ba guys? Sandali muna guys, madaldal na naman ang ukti nyo talaga. Tuwing kain talaga guys, so daldal talaga ukti nyo. Pasinsahan nyo na. Nakanganga na lang yung aking bisita guys. Tahimik yan. Medyo maalat ang sabaw? Medyo naalat ako ang sabaw guys? Ang dami yata yung nilagay mo kasi. At nilagyan ko to guys ang guys dates. Ang dates ay maraming benefits. Wapaukti nyo ng kanin. Wala sisika guys, tara panakan natin yung kanin. Hindi niya ako tinataguan ng kaldero. Kasi Muslim, pag kumakain kami, tinatawaan niya ako ng kaldero eh. Hindi na kayo nawawala ng ice cream eh. Kasi Abu Dhabi ba? Thanks sir. Nakakaan niyo rin siya. Ito yung hapong kami na doon sa ice cream eh. Ano ba siya nagbago ng dulo? Ikaw sa sawa, anong ma-share mo?
kaunting kaalaman bigay sa ating mga manonood, inshallah. Na ilang years ka nang practicing Muslim, inshallah, ano yung mga pwede mong maibigay doon sa hindi pa lang Muslim. Malay mo, hindi natin alam, ang alalang ang nakakaalam. Ang pakay ko guys, kaya ko ito ginawa ang channel na Zanor, ang mga ganap sa buhay, makapagbigay tayo ng katotohanan, ng dala ng salita ng Allah o sa reliyong Islam sa bawat isa sa mga bahay na makakapanood nitong aking video. Although, hindi ako alim, hindi ako ustadya, but sinishare ko lang yung abot sa aking kaalaman. Yung abot sa aking natutunan sa aking pag-practice. Since 2013, alhamdulillah, hanggang ngayon, nagabayan tayo ng kaunting kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, madagdagan pa sa mga darating na panahon. Kasi sa Islam guys, walang katapusan ng pagtuklas at pag-alam ng mga kaalaman sa ating relihiyon. Matatapos lamang ito kapag tayo ay binawian na ng buhay. So habang buhay pa, hindi pa huli ang lahat. Ako, nagdadalda na naman ang upti nyo. Hawa, pananalang kain. Wala naman sasabi. Ano hawa? Ikaw naman, kakain ako. Sa grupo na men, si Hawa, pinakatahimik. Ngingitian lang kasi panlaban niya kagandahan. Masyallah. Ngiti lang, kagatawa lang yan. Pero pag inatake yan, masyallah. May share ko na din, guys. Meron sa pagkakataon, kaming apat, lumayo kami banda dun sa may baklaran. Kasi may restaurant kaming halal na pupuntahan. So, ngayon, hindi kami pinarahan ng taxi. Kasi nakapambarot ang mukha namin, feeling nila ISIS kami. Ang ginawa namin, si Hawa, ang pinapara namin. So, makain na siya sa loob, para hindi na talaga makatakbo yung taxi. Saka kami lumabas sa tatlo mga nekabi. Napaka-memorable sa akin yung guys, pero sa bawat ko experience ng ganon, nadagdagan yung aking iman. Iman, ibig sabihin, kapanatagan sa iyong pananampalataya. Hindi ako nadi-discourage, ay, ayoko ng ganito. The more akong nagsisikap kung paano ako makapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman base sa aking nalalaman din. May pa-share ko man lang sa inyo kahit sa pamamagitan ng video ko na ito kung sino man yung nakakaabot nito manood. So, yun yung pakay ko, guys. Bakit ko talaga yung ginawa ito? Alhamdulillah, ginabayan din ako ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi pinabatid niya sa akin kung paano gawin na walang nagturo sa akin ito, guys. Idea ko lang to na magagawa ng ganito. Although, maraming vloggers, pero kanya-kanya kasi yung pakay, guys, kung paano mag-vlogger. Inshallah, nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman. At ang alam na bahala sa inyo, guys, mabigay ng gabay. Siya yung nakakalam sa lahat, guys. Kung sino, gabayan niya. Pero bilang Muslim, hindi talaga matitigil ang bunganga ng ukti niyo kabubuka. Kasi, sa Islam, guys, dito umayos ang buhay ko. Dito ako nakaramdam ng kapanatagan, kangitian, at dito, Alhamdulillah, nasa tapon na rin si Okti niya. Ubus na yung hita ng manok, guys. Once again, si Okti niyo ay makikita niyo ang buo ang manok or may manok na nakahain dito. I-shout out ko lang po yung Alzaki. Kung mapapansin nyo, si Okti kumakain sa mga fast food. Kumakain lang ako ng kaperaso. Kasi hindi ko alam, hindi ko ma-sure kung yun ay halal. Ang halal kasi sa Muslim guys, yung halal na pagkakatay. Sakli word dun sis, ano nga ba yun sis? Saan? Basta may ganun. Ganun guys, mayroong, ano, hindi yung basta na lang kinakatay. At yung mga feeds ng manok, halal din. Alhamdulillah, sabihin alamin, nabusog na naman ang Okti Zanor nyo. At muli, ito na naman, magdi-dessert na naman ang Okti nyo ng almost isang cup na ice cream. Hinain nito ni Sisika sa akin. Bismillah.
kami. Ang ice cream na to, guys, mayroong halal sale. Hindi ako basta-basta bumibili kapag walang halal sale. Kasi nag-attend din ako ng World Halal. Yun yung pagka-discuss sa amin ng aming mga alim. Alim ba tawag doon? Paano i-search yung halal na sale? Para mo makuha ang halal na sale na, guys, marami kang dadaanan na ano ba ito? Proseso. Okay. Punta kami ng grocery, nakakita ako ng buy two, take one. Kaya tinik out ko na yung tatlong, tag-isang, ano ba yun? Half galon. O, tatlong galon, guys, na ganon. Balik, isang galon at kalahating ice cream ang nakuha namin. So, alhamdulillah, may, hindi ko na papagitin kung anong brand ng ice cream na nakita ko may ano sila halal, kaya bumuo ako at tinikman ko ngayon. Upo. Kain na kayo, kuya. Buko salad ba ito, Kang? Flavor? Parang buko salad yan. Dalawa yan, pinagalo ko cheese and buko salad. Nagalo ko na nga ba? Dalimisi ka? Masala? Hindi siya sumali ngayon? Nag-diok muna ako, guys, dahil busy pa. Nagalaba ako. Yan, pag kumangkin ko yan, guys. Alhamdulillah, i-reveal ko lang sa inyo. Nabuhaya ko lang sa kanyang kanin. Iwan ko kung naubos pa. Titingnan ko, guys, ah. Sabi ko kasi. Diba, malaki din ang nabawas. Sige. Sabi ko sa'yo, sinacheck niya yung kanin ko, guys. Alhamdulillah. Napapansin mo, kinukuha niya lang yung kanin, eh. I-reveal ko lang tungkol kay Jessica, guys. 2 months ako, bago siya dito sa akin, nakausap ko siya at pinayuhan ko siya na magpakasal na kasi hindi pa sa kasal that time, 12 years na, at ipinapayo ko siya kung anong kahalagahan ng kasal. Musliman o hindi Muslim, pinapayo talaga nila ang magpapakasal kasi yun yung legal processing. Hindi lang Muslim, obligado, or ibang relihiyon, lahat po yan. So, surprisingly, habang nasa Abu Dhabi ako last September, nagpakasal pala siya, kaya hindi siya nakapasok sa akin. So, pagbalik ko ng October 6, daladala niya yung litrato, guys. Na, alam mo yun, yung prinkle ng mata niya, na sabi niya, ante, nung araw na yun, nakasal ko, nasa Abu Dhabi ka pala, ito yung litrato ko. Parang, sabi niya, tuwid daw yung mata niya. Tuwid yung mata niya sa kagandahan dahil napakasalan siya. Alhamdulillah. So, alhamdulillah na napakinggan niya yung payo ko na the best talaga ang magpapakasal. So, yun lang yung ma-share ko ngayon sa tanghali na ito, guys. Kasi medyo maalat ang loto ni Okte. O, alhamdulillah, hirabil alamin sa biyaya ng Allah. Sa pang-araw-araw nating biyaya. At sa inyo rin, guys, sa aking manonood. Naway ingatan din kayo ng Allah. At matawfikan kung kayo man ay hindi pa Muslim. Inshallah. Ang lahat ng mga pagpala at biyaya ay nanggagaling sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lang muna, guys, kasi aalis kami mamaya. Eh kung may pagkakataon tayo magko-cover ang Okte nyo kasi hindi talaga siya nahihiya magdadaldal. As long as belong sa history or naaangkop sa ating reliyon. Alhamdulillah, rabbil alamin. Maraming salamat, guys, at don't forget to subscribe. Click the bell button below para ma-update kayo sa ating mga video pang i-upload, inshallah. So, salamat muli at ingatan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.